What is up guys, this is Kenneth and you're watching Tungs TV. What is up guys, so 16 days after natin na-isolate yung mga worms, check na natin kung kamusta na, kung nag-pupate sila at naging beetle. So tara, check natin ha, papakita ko sa inyo. Ayan yung mga na-isolate natin na worm. Ayan, nag-pupate na yung iba naging beetle na. At yung iba deads. So makita nyo, ito yung deads. Ayan. Hindi natuloy, namatay. So, medyo maraming namatay ngayon kasi siguro sa init na din, mainit yung panahon. At dahil sa nag-isolate tayo ng malalaki na worm, mabilis silang naging beetle. Ayan, beetle na agad after 2 weeks. Ayan. Pag inaalis ko na sa isolations yung mga beetle, nagpe-prepare ako ng ganito. So pagka nailagay ko na sa kanin sila dyan, ma-explain ko na sa inyo kung paano. So start na natin. Alisin muna natin yung mga visible na deads. Iwalay na natin. Medyo marami ngayon. Tapos meron din mga pupa pa at meron din mga worm pa lang. Summer na kasi. So, pakita ko sa inyo mamaya pagkatapos. Tapos natin ipunin yung mga beetle na. So, ilalagay na natin siya dito. Ayan, ganyan. Isa-isa. Konting along, konting pitik. Para malaglag. Makikita nyo sa lalagyan,
may beetle, tas may balat. Balat ng worm, balat ng pupa, yan yung pinagdaanan nila. So pag nilagay mo yan dito, syempre kasama yung balat. Kaya kailangan talaga meron silang strainer. Sample tayo. Ayan. So pag ginanyan mo siya, nakapapit yung mga beetle, di ba? So ang mahuhulog lang dito sa kanto, yung balat. Pwede mo nang iscoop siya. Para pag nilagay mo siya dun sa breeding bin mo, malinis na. Tuloy na natin. So sa sobrang dami niyan, sigurado pag ginilid mo may mahuhulog din na beetle. So ang gawin natin, mag-prepare pa tayo ng isa pang strainer. So natanggal na natin yung mga balat dito, tapos yung ibang beetle nandito, masi-shoot out na rin natin yung mga. So ilagay na natin yung mga nandito. So, sa breeder bin nila. So, itatap lang natin siya para malaglag. Ayan. So, ayan na. Diyan na sila magpaparami. Antayin na lang natin mag-mature, then mag-egg siya. So, pag may egg na siya, papakita ko naman sa inyo kung paano natin inihiwalay or paano ko hinahatch yung mga worm para mas madali silang ilipat, kumbaga. At hindi na rin sila mapakialaman ng mga parents nila kung alis. Minsan kasi pagka nagkukulang sila sa hydration, minsan yung pati yung mga egg nila napapakialaman nila. Kaya dapat talaga lagi kang merong water source. So ayan na guys, yung ating breeder bin. Ayan, nilagay ko na dito yung mga water source nila. Tapos tingnan natin sila, nandito na. Purado yan, nandito eh. Ayan, tatlo. Ano ba, nandito. Ayan. Diba? So, dyan muna sila mag-stay hanggang sa maging ready na sila to breed. Makikita naman natin yung susunod na episode. Yung mga egg dito na kalagay. Ipakita ko na rin sa inyo kung ano yung stages na pinagdadaanan ng worm pag in-isolate natin. So ito yung una. Makita nyo naman na worm pa rin siya. Pag nilagay nyo siya, ganyan ang itsura. Ayan, tatakpan nyo. Then next stage na pagdadaanan niya, ito. Magle-letter C siya. Ibig sabihin yan, malapit na siyang mag-pupa. Pag nag-pupa siya, ganito ang kulay niya. Ayan, baka pupa pa lang niya. Kakatanggal pa lang niya ng balat ng worm siya. So, kitang-kita niyo, clear na clear pa yung kulay niya. Thank you.
Yun guys, napakita ko sa inyo kung paano ang susunod na step pagkatapos natin i-isolate yung mga worm, kung paano natin kukunin yung mga beetle, then ilalagay sa breeder box. Napakita ko rin sa inyo kung paano modifications ng breeder box at kung ano yung laman nun para tuloy-tuloy na mag-breed yung mga beetles natin. So sana may natutunan kayo, may nakuha kayong mga tips para kung paano mag-breed ng super worm. So guys, huwag niyo kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Hit niyo na rin yung notifications bell para may update kayo kung mayroon tayong mga bagong videos. At kung gusto niyo na shoutouts at may tanong kayo, comment lang kayo down below. So yun lang muna mga boss, huwag kakalimutan. Maraming salamat.